Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya'y maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayon'y kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Nang 6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinululugdan ng Diyos! Sumasa iyo ang Panginoon!" Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito, gayong ako'y isang birhen?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihi siya at ngayon'y 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang inyong sinabi."
Pagkatapos, umalis na ang anghel. Binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang-alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kanalimutang kahabagan nito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman.